Okay, hello po. So, good day. So, ngayon, itutuloy lang natin yung pinag-aralan natin last time. Okay, so, diba, last time, tinuro natin kung ano ang Boyle's Law. Okay, ang sabi lang natin sa Boyle's Law, padaliin na natin, na pag si pressure ay tumaas, anong nangyayari kay volume? Si volume ay bababa. At kung si pressure naman ay bumaba, anong mangyayari kay volume? Ang mangyayari kay volume, tataas. Okay? So, napag-aralan din natin na ang Boyle's Law ay may equation. Meron siyang formula na ginagamit. Meron tayong formula na ginagamit para isolve or para gamitin or para isolve yung mga Boyle's Law problem. So, ano yung formula natin? We have P1, V1 is equal to P2, V2. Ang ibig sabihin ng 1, yun yung una, initial. Pag sinabi natin 2, final. Okay? So, gamitin natin yan at isolve natin itong problem na nandito. Okay? So, basahin natin. A gas has an initial pressure of 5.85 atm atmosphere and initial volume of 3.65 L liters. Ang tanong, what is the new volume of the gas if the pressure drops to 3 atm? Ngayon, para ma-solve natin to, ang una natin gagawin, kailangan isulat muna natin yung mga given. Okay, hanapin muna natin kung ano yung P1, P2, V1, V2. Kung sino yung nawawala, siya yung hahanapin natin. So, umpisahan natin sa P1, pressure. Ano ba yung initial or unang pressure natin dito? Siya si 5.85 atm. Okay? Kasi nga atmosphere pressure siya. Next, ano yung ating V1 or volume 1? Si 3.65 liters. So, 3.65 liters. Ngayon, isa sa kanila ang nawawala. So, hanapin natin si P2. Meron ba tayong P2 dito sa problem? Meron. Si 3. So, 3 atm. So, ibig sabihin, ang nawawala si V2. So, siya ngayon yung isosolve natin gamit yung formula na to. So, dahil meron na tayong given, isubstitute na natin yan para isolve. So, P1, sabi niya dito, sino ba ang P1 natin? Si 5.85. So, 5.85 atm. Katabi niya, V1. So, ito times natin. Times, ano yung V1 natin? 3.65. So, 3.65 liters. Equals, sabi niya. So, equals. P2. Meron ba tayong P2? Meron. Si 3 atm. Sorry. So, 3 atm. And then, may V2 ba tayo? Wala. So, siya yung hahanapin natin. Ngayon, di ba sinabi natin last time, kung sino yung walang katabi, sa kanila, siya yung ibababa. Meron bang katabi to? Meron. So, wala sa kanila yung ibababa. Meron bang katabi si 3? Wala. Nawawala si V2. So, ibig sabihin, ang ibababa natin si V2. Ang ibababa natin si 3 atm. So, i-times muna natin to. 5.85 atm times 3.65 is equal to 21.35 2.5. Tandaan nyo, pinag-times natin to. Pinag-times natin. So, ito yung sagot. Kunin mo to, atm. Kunin mo to, liter. Equal, sabi niya. Gayahin lang natin yan. Since wala tayong ito times, 3 atm V2. Ngayon, dahil siya yung walang kapartner, siya yung ibababa natin. So, divide both sides by 3 atm. Okay? O, ngayon, tulad ng ginawa natin dati, kung sino yung magkapareho, i-cancel natin. So, magkapareho bang 3? Cancel. Magkapareho bang atm? Cancel. Dito naman, magkapareho ba yung atm tsaka L or atm tsaka atm? So, dahil sila yung magkapareho, cancel mo yan. Ang matitira, si L. So, 21.3525 divided by 3, ang sagot natin dyan, is 7.1175. Ngayon, kailangan natin siyang i-round off sa 2 decimal places. So, hanggang dito lang dapat siya.
hanggang dyan lang. So, sino ba ang katabi ni 1? Si 7. Dahil 7 ang katabi niya, 5 pataas, magdadagdag tayo ng plus 1 dito. So, ang magiging final sagot natin, 7.12. So, ibig sabihin, ang ating V2 ay 7.12. Ano yung ating unit? Liters. So, L yan. Liters. So, check natin kung tama yung sagot natin. Sabi natin, pag si P ay tumaas, si V bababa. Pag si P bumaba, si V ang tataas. So, dito, mula sa 585, naging 3 bumaba. So, kung yung P bumaba, dapat si V tataas. So, mula sa 3.65, tumaas siya. So, tama yung ating sagot. Nakuha natin.